Mondays to Friday, are we productive? Ang masama pa nun, marami pa sa atin, everyone, reclamation ng reclamation. So, ibig sabihin, bago rin yan, bro. Ha? Bago yan, ha? So, ano ibig sabihin? We have to shun reclamation. Honestly, kagabi ang news, everyone, ha? 4 million pa rin po ang walang trabaho. Nawala ng trabaho. The highest unemployment in 15 years. Oo nga, oo. Parang 8%. Tama, di ba? Parang 8 or 9%. So, ano ibig sabihin? Hindi ba dapat unang-una, magpasalamat tayo. Sabi ko nga, what's the biggest realization that we have this year, everyone? It's about having that opportunity pa rin na meron po tayong kabuhayan, na meron po tayong trabaho. That alone, everyone, will provide, di ba, the means and ways para may maibigay tayo sa ating pamilya. Kung di po natin nare-realize yun, what more? Kumusta naman tayo? Bro, kung okay lang, no, if I may share with you one very good story. I'm sure marerelate to ng ating mga viewers at listeners. Start of the siguro mga June na yon, nag-start ng GCQ. And there's parang ikaw nung April and May, April and May, nagbigay kami ng mga tatlong public webinars. Kasi 'di ba parang we wanted to use our platform to reach people, to help people, part of the advocacy. So talagang, honestly, walang ginagawa yung mga tao. Talagang uncertain, di alam kung ano mangyayari, so much fear, and so on. So, come June, GCQ, may isang company nag-message sa akin. And sabi nila, can you conduct? Kasi naka-attend doon sa isang, parang ang isang binigay naming webinar that time is why employees, parang how employees can cope up in times of crisis. Parang ganun siya, parang ganyan. Parang I develop a more on mental wellness. Oh, no? Exactly. Nag-develop ako ng parang tinatawag ko doon na MEFISP model, parang holistic well-being end-to-end, mental, tapos mental yon, and then financial, social, spiritual, and physical. Kaya MEFISP, parang ganun ang dating niya, MEFISP model. So, that time, tumawag sa akin yung isang company, actually anak na nung owner, and then sabi niya, Sir Pao, pwede ba mag-conduct ka sa amin nung ganito, yung na-attendan namin ganyan in our team? They're one of the leading in food and they're based in South. And sabi ko, bakit? Alam mo, nagkwento siya, everyone. Oh, sabi niya, imagine niyo, sabi niya, 1 month lang po hindi kami nakapagtrabaho during the lockdown period. And then pinabalik na namin kasi mataas yung demand namin. Nasa food sila, food distribution. So sabi ko, napakaswerte naman ninyo, parang 1 month, the rest, di ba, umihintay ng ayuda ng gobyerno. So sabi niya, yun na nga ho yung masama doon eh. Do you think, kunyari ko ikaw ay isang employee, na imagine ninyo, magpapaalam na mag-absent dahil lamang po market day sa kanilang lugar.